kailangan natin yun eh. Eh, minsan wala nga kami mahuli. Anyong tubig, isang yamang likas na sa lawak at lalim nito, namumugad ang hiwaga na tanglaw ang marilag na buhay rito. Sa bawat agos at alon nito, lumalangoy ang mga isda na mistulang inas ng palaboy. At sa bawat paglaot ng mga mangisda rito, matatanaw sa kanila ang dalisay ng mga ngiti sa tuwing sila ay makapangmimingwit. Ngunit sa paglipas ng panahon, tanging lambat at lambat lamang ang dumadampi sa kanilang mga kamay. Karamihan, nakakauli lang kami ng 2 kilo. Isang kilo. Isang linggo, wala kami kita. Kulang tayo sa isda. Kasi, let's say, bangos. Yan ang number one natin sa freshwater at saka sa marine waters. Pero kulang na kulang ang production dahil walang seeds. Alam niyo ba na ang bangos ay ini-import pa natin? Dati akong mangisda sa Kalinawan. Ano lang, siyempre, kinakailangan mo magsikap talaga. You all know that Philippines is an archipelagic country. So, based on that, I don't see really a reason why we cannot produce a lot of fish. Ang Pilipinas, isang bansang arkipelago. Tuklas dito ang mayamang katubigan na hiyang sa buhay ng dakong ilalim. Ngunit bakit hindi nakaaani ng marami ang ating mga mangingisda? Ang sagot, produksyon. Kung may bibigay sa akin yung gobyerno, gusto ko yung lambat na lang na kahit ako mag-isa na lang, mamamantin na lang ako. Yun ang gusto kong mangyari. Kaya ano nila nun? Kasi yung mga yun, walang makahuli. Kailangan niya natin ng isda. Ang kailangan natin, mag-produce ng isda na huhulihin. Ang sektor ng pangisdaan ayon sa World Bank Group, sa kabila ng malaking bahagi nito sa ekonomiya ay nakararanas ng pagbaba ng bilang ng produksyon ng mga isda ng tinatayang 20% sa nakaraang dekada. Ngunit sa patuloy na pagyabong ng teknolohiya at pagtuklas natin ng mga kaalaman, napananatiling pagbabago sa merkado sa pagitan ng agham, teknolohiya at kalikasan ay unti-unti na nating nakakamit. Isang makabagong paraan ng pagpaparami ng isda na tinatawag nating hormone-induced fish spawning kung saan isinasagawa ang pagturok ng iba't ibang klase ng hormona sa mga istang hindi kaya magparami sapagkat ito'y hindi napapanhon o hindi natural sa lugar na iyon. Dito sa Binangonan ni Rizal, matatagpuan ang mga hatchery ni Sir Jose Aralar o Kyle Lebong sa ilalim ng hormone-induced fish spawning na halos 45 taon nang tumatakbo sa merkado. Yung kasing traditional, ang survival mo dun, at least siguro kung 100%, nagre-range lang ng 20%. Ngayon, yung latest technology na using hormones, sa 100%, makapag-produce ka ng mga 80 to 90%. Sa production, meron tayong dalawang technique or technology na ginagawa. Yung ating natural breeding, pinapaitlog na lang natin sila naturally. Tapos meron naman tayong tinatawag na induced breeding, yung ginagamitan natin ng mga hormones. Side by side yan, yung natural at saka yung artificial reproduction. Side by side to make it sustainable. Kasi karamihan ng isda na ginagamit natin, seasonal. Let's say may time na wala. So kailangan natin ng hormones to make it reproduce even hindi pa season. Ito ako nag-produce ng aking mga fingerlings ng bigget, silver carp, hito, pangasius, roho, common carp, saka ibang mga freshwater fishes. Kung baga sa ano, kung nangingisda ka nun, kung ang kita mo nun is peso, sa ganito, 1,000 na yung kita mo. Dito naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Tanay Rizal, ipinakita ang simple, mabilis at inobatibong proseso ng induced spawning. Ang mga isdang kanilang tinurukan at pinarami ay tinatawag na pangasius, ang isa sa mga pangunahing isda ng Thailand. At dahil hindi ito natibo sa ating bansa, ito'y nangangailangan ng hormona upang dumami. Ang prosesong ito ay pinungunahin ni Jed Golia.
isang aquaculturist Juan kasama ang kanyang mga katrabaho. Alas 4 ng hapon nang ito'y sinimulan. Inihanda nila ang towel, timbangan, heringilya at ovaprim, ang hormonang ginamit. Tinimbang ang isda upang malaman ang dami ng hormonang ituturok dito. Itinusok na ito sa isda at inulit lamang ang proseso hanggang sa maturukan ang lahat ng nahuli. Bumalik na kami kinabukasan ng mga alas 7 ng umaga upang masaksihan ang pagtanggal ng mga itlog sa mga tinurukang isda sa prosesong tinatawag na stripping. Inihanda ang mga gamit at sinuri na rin ang mga isda. Sila'y tinuyo at saka kinuhaan ng mga itlog na pawang nagpapaanak ng tao, lalagyan ng puwersa sa tiyan. Ubuhan naman ang similya sa lalaking isda at inihalo sa mga itlog gamit ang balahibo ng manok at pagkatapos ay nilagay sa hatching tray. Matapos nito, hinintay na lamang lumaki ang mga isda para sa dalawang patutunguhan, sa pera o sa hormona. Nakapibighanin na ang prosesong ito ay tumagal ng halos isang gabi lamang, ang proseso na pamilyar sa agrikultura. Kung iisipin mo, ang hormona ay tila pataba o fertilizer ng mga isda. Dahil dito, bibilis at dadami na ang iyong ani ng mga bungang isda na iyong pipitasin at ibebenta o di kaya gagamitin muli para sa pagtatanim bilang binhi sa siklo ng produksyon. Dito sa Laguna Lake, napakalaking business yung paggawa ng hatchery ng carp at saka ito. Sa fry, kasi mainly on fry production ako eh. Itong ganito at yung mga dinideliver ko sa mga Bicol, Mindanao, saka North. Siguro nasa mga 3 to 4 million per month. Tungo tayo sa iyong haraya. Sabihin natin ang isang isda ay sa isang piso. Noong minsang ikay naglakad sa lansangan, nakakita ka ng isa, 5, 10 piso o isang malinis na daan. Gayun din sa pangisdaan. Kumbaga, minsan marami ang huli, minsan kaunti ang huli. Sa larangan ng aquakultura, ang salitang swerte ay labis na pahayag para sa pag-asang kumita. Ngunit paano kung tayo ang may kontrol dito? Sabihin nating ang hormona ay swerte sa pagkuha ng piso. Ang halaga ng isang bote ng hormona ay mahigit kumulang na 3,000 piso. Iturok mo ito sa mga isda at kinabukasan, mayroon ka ng mahigit kumulang na 400,000 itlog. 60% hanggang 80% ang survival rate ng mga ito. Kung kahit magkakaroon ka na mahigit sa 240,000 isda. Kung ang bawat isda ay piso, nagkaroon ka na ng mahigit sa 240,000 pisong kita sa isang turok lamang. Maaari kang magturok 2 beses kada taon. Kaya sa isang taon, mayroon kang mahigit sa 480,000 pisong kita. Ayon kay Mang Enrique, ang karaniwan niyang kita ay 100 piso kada araw. Kung kahit maaaring lumaki ang kanyang kita ng higit pa sa 10 beses sa isang hatchery lamang. Paano pa kaya kung ito'y paramihin? Yung gap ng natural production doon sa produce artificially ng mga similya, doon natin nakukuha sa mga hormones. I'm quite positive that they will soon recover and they could, improve their livelihoods by fishing. Maganda epekto. Magpagpatayo ako ng apartment, ng bahay. Tapos, napag-aaral ko yung aking mga anak. Marami sa mga kababayan natin ang dugot pawis ang inilalaan para lamang may maihain sa pagkainan. At bilang isda ang higit na abot kaya sa halaga at mapagkukunan nito. Ito ang kanilang pinagkakakitaan. At sa mga inobasyong ito sa aquakultura, misto lang ang yaring pagkalurod na ang aanod ng sarili, palayo sa pasigan ng mga isdang nag-aalinlangan. Ang suliranin sa bumababang bilang ng mga isda ay maiaahon ng yaring inobasyon. Sa isang turok ng hormona at halo ng similya, malulutas ang puwang sa pangisdaan, mapananatiling produksyon, mapananatiling hanap buhay, likas kayang inobasyon. At sa paglago nito, malilinang ang higit na lunti ang paligid. Sa kabilang banda, ang yaong puwersa sa ugat ng buhay na itlog, similya, ang makapagtatahan sa isang gabing tulog na lamang ang nakalilipas. Sa dako paroon, sa dakong ilalim, ang marahas na singaw ng mga bulanang yaong kumukulong sikmura ay mapatatahimik na.